Nag-operate kami ng mga isang araw lang, ma'am. Inikot namin yung bundok na sinabi ng mga civilian na merong mga NPA na nagsira ng bahay sa barangay nila. Pinuntaan namin ngayon, inikot namin yung kanang mga NPA, yung dinaanan nila. Eh, pagdating namin doon sa kanang kasi sinundan namin yung mga apak ng paa nila, ma'am. Nung makuha namin doon sa bundok, wala namang tao. Wala naman sila doon. So, ang ginawa ng mga tropa, nag-ikot-ikot hanggang inabot na ng alas 6 ng gabi, ma'am. Pagdating ng alas 6 ng gabi, wala pa rin kaming makita, ma'am, na tao doon sa bundok. Kaya ang nagdesisyon na lang yung nag-lead sa amin na officer na balik na lang sa kampo. Nung pabalik na kami sa kampo, ma'am, doon na nangyari yung ambush. Nakatambang na yung mga kalaban, ma'am, na nakaprepare na doon sa bundok sa may dadaanan namin papuntang batalyon. Doon na nangyari yung bagbakan, ma'am. Hindi man kami magagalaw ng masto kasi siksikan naman sa sasakyan. So ang ginawa na lang namin, nag-cover na lang kami doon sa 6x, nag-drop. Kasi ang tatalunan, ma'am, bangin naman yung tatalunan. Kaya pinili na lang namin na mag-stay na lang doon sa 6x na wag na lang tumalon. May ilan ba't meron ba? Meron, ma'am, isa. Sa injured, ilan kayo? Siyam, ma'am. Anong pakiramdam mo nung time na nandun kayo sa amin? Sa una, ma'am, medyo ninenervyos pero mawawala din yun, ma'am, pag ikaw ay nakapagpaputok na. Para ka na rin nakikipag parang pelikula ba, ma'am? Ano yung naging ano yung extent ng injury mo? Nung pagtayo ko, ma'am, na-step yung paa ko. Patalon na ako noon. Pero na-step man yung paa ko kaya hindi na ako nakatalon. Tapos nung kwan, nagpagulong-gulong na lang ako doon sa 6x para makapunta doon sa gilid. Bago naman ako nakapunta doon sa gilid, naabutan pa ako ng isang bala na tumama sa hita ko. Ano lang, ma'am? Kaya nawala yun. Pinutuling pa ako. Oo, ma'am. O doon nawala? Kwan, ma'am, may natira pa naman mga balat lang, kanipis lang. Pero wala nang buto, ma'am. Durog na talaga lang. Tapos, sige ka pa rin. Sundalo ka pa rin. Bakit? Oo. Kung ano, yan ang pangarap ko eh. Sabi mo kanina, gusto mo buuin mo yung sentence kasi nagsundalo ka kasi gusto mo maging... Palitin mo na! Ma'am, piling ko, ma'am. Ma'am. Pause muna, sige. Pause muna. Pagpatuloy ko yung trabaho. Ano ngayon ang trabaho? Kwan, ma'am, taga-bantay ng building. Caretaker. So, sa maghapon ay ginagawa? Kung minsan, ma'am, maglinis ng building, mag-map, magwalis. Basta pangalagaan ko lang yung building doon, ma'am. Normally, yung injured na ganyan, hindi na pinapalabas ulit sa field, di ba? Oo, ma'am. Paano kung may pagkakataon na lumabas ulit? Lalabas ka ka ulit? Oo, ma'am. Sabihin mo buong sentence. Kung bibigyan ako ng chance, lalabas. Buuin yung sentence. Pag in order ka na... Kung ang order sa akin, ma'am, ay lalabas ako. Lalabas ako, ma'am. Yun ang kanang trabaho. Kung saan ka man mapunta, doon ka talaga. Wala yung...
wala yung ikaw yung mamimili kung saan ka i-assign. Basta ang kwan lang buo ang loob na kung saan ka itapon, di doon ka ma'am. Ano ang gagawin ngayon kung sakaling ipadala ka ulit sa field? Ano na yung gagawin mo kasi naranasan mo na? Ano yung mga precaution ganyan? Anong gagawin mo? Kung sakaling mapunta ka ng field, ma'am. Kung mapunta man ako ng field, ma'am. Kung okay pa ako sa labanan, kung ay order ako sa labanan, yun tatanggapin ko, ma'am. Bakit? Ang sundalo, ma'am, nakasalalay na yung buhay, yung kalahating buhay, nasa, kung naman, simenteryo, yung kalahati, buhay pa. Yan talaga yung puunan ng sundalo, ma'am. Ano nga ang tingin mo pag sundalo? Ma'am. Bayani, ma'am. Tsaka masaya na nakakatulong sa mga na kukuha ng mga sakuna, na mga nalulunod, mga ganun. Yung injury mo sa tingin mo, hindi ka pa bayani yan? Bayani na, ma'am. Kaya mo pa masigit pa dyan na injury? Oo, ma'am. Bakit nga? Kahit mamatay ako, ma'am, basta nagampanan ko lang yung serbisyo ko, masaya na ako, ma'am. Wala ka ba ibang pangarap? Yung ba gusto maging tatay? Ganyan. Mayroon din, ma'am. O paano yung? Una kong pinakasalan itong trabaho na ito, ma'am. Dapat na tanggapin din ng magiging asawa ko na magtagal ako servisyong ito. Ngayon, sa ginagawa mo ngayon, pwede ka pa rin maging bayani? Sa ngayon, ma'am, oo din, ma'am. Makakatulong din ako. Kahit ganito na yung kalagayan ko. Marami pa rin bagay na magagawa ko. Tulad ng kung bibigyan man ako ng pag-asa na makapag-aral sa computer. Yun ay sisikapin ko na matuto ako ng computer para hindi nila aasarin na wala na akong pakinabang sa gobyerno, ganun na pang-asar nila. Yan lang, ma'am. Wala naman nagtutokto sa'yo nun siguro. Meron, ma'am, yung mga kung lang mong bagong sundalo, yung hindi pa nila alam yung inaarap nila, yung na nag-uusga na ganun. Hindi pa nila alam yung pupunta nila. Kaya ikaw, ano mapapayo mo din sa mga baguhan na ganun? Ang papayo ko lang sa kanila, ma'am, wag silang mag-usga habang di pa sila napupunta ng mga field na yan. Kasi ang buhay sa field talaga mahirap. Ang trabaho lang sa field, maghanap ng kalaban. Pag nag-move yung tropa, hindi mo man alam kung nakasipti yung buhay mo, na talagang buo yung loob mo, na kahit mamatay man, laban kung laban talaga, ma'am, ang buhay sa field. Para sa'yo, ano yung pinaka malaking kapalit ng lahat ng ginagawa mo sa krim? Ano yung balik niyo sa'yo? Makapagtagal ako servisyo, ma'am. Hindi, kahit yun na yung kapalit, ma'am.
Okay na yan sa akin. Anong year ka nagsimula maging sundalo? Nag-umpisa ako nung March 1, ma'am, sa CS. Nag-graduate ako ng September 7, 2006. November 1, napunta ako ng Batalyon 48IB. Pagdating namin doon, nag-conduct sila ng panibagong training na 45 days. Doon na yung may wine walking, mga ganun. Mga pagdidisiplina sa sundalo na kulang pa sa disiplina. Yan lang, ma'am. Tapos anong year na ganap yun? 2007, ma'am. May 28, 2007 naganap yung ambos na yun. Sa Barangay de Masisit, Kasiguran, Aurora. Hindi na. Ano pa yung... Gusto lang natin mag-sundalo. Wala kayo ba talagang pangarap? Gusto niya. Kahit nasa computer siya, sundalo pa rin siya. Ganun. Bakit? Iba ba pag civilian ka? Kunyari nagko-computer ka na. Hindi ka rin naalis sa service eh? Hindi rin, ma'am. Balik ka rin, ma'am. Tiwa-tiwa rin, hindi ka alis. Ano bang tingin mo sa pagkasundalo? Ano ba yung... Pag tumingin ka sa sarili mo sa salamin, ano yung... Nakikita mo? Siyempre, ma'am, guwapo, ma'am. Kasi binihisan ako ng gobyerno, ganun ba? Ulit mo nga, pakikompleto mo. Pagtingin ka sa salamin. Pagtingin ko yung sarili ko sa salamin. Pagtingin ko yung sarili ko sa salamin, ang tingin ko sa sarili ko, siyempre, gwapo ako. Kasi binihisan ako ng gobyerno. At dito ko nakuhan na yung totoong disiplina sa sarili, kung paano tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Yan lang, ma'am. Okay, thank you.